Magandang araw po sa inyong lahat. Magluluto po tayo ngayon ng chicken pipian. Nandito po ang ating mga sangkap. Isang buong manok na 1 kilo ang timbang. Ito naman po yung mga gagamitin natin para sa ating puree. Kalahati lang po ng sibuyas, leek, 2 piraso, luya, at saka kalabasa. Gagamitin ko po yung kalabasa para sa pampalapot at yung iba naman po ay gumagamit ng buto ng kalabasa. Pero ako po ay gagamit na 1 tasang mani. Ito naman po yung gagamitin natin para sa paggigisa. Bawang po na 5 piraso, luya, maliliit lang po na piraso, yan na 3, medium size po na sibuyas at kamatis, at saka 6 pirasong sili. Dried chili po. Okay, ang una po natin gagawin, pagsamasamahin po natin ang ating manok, kalabasa, leek, luya, at saka yung sibuyas. Pagkatapos po nito, lalagyan na po natin ng katamtamang dami lamang ng tubig at konting asin. At pagkatapos nito, takpan na po natin at pakuluan natin ng 25 minutes. At pagkalipas po ng 25 minutes, hahanguin na po natin ang manok at ang kalabasa. Pero ihihiwalay po natin yung kalabasa. Ganun din po, sasalain po natin yung sabaw. Siya pong gagamitin natin mamaya. Ngayon naman po ay magsisimula na tayong maggisa. At gagamitin na po natin itong ating mga sangkap. Unahin po natin ilagay yung ating bawang. Pag golden brown na po yung ating bawang, sunod po natin ang sibuyas, luya, at ganun din po ang kamatis. At dahil naibusan na rin po ang mani, isasabay ko na rin po ito. Pero ilalagay ko po sa gilid ang kamatis. Hihintayin ko po na yung ating kamatis ay bumitak na yung kanyang skin o yung kanyang balat. Pagkatapos po magluto ito, hanguin po natin, palamigin at ilagay po natin sa blender. Sama na rin po natin dito ang kalabasa at leek. At maglalagay din po tayo ng 1 basong pinagpakuluan natin ng manok. Para po sa mga mahihilig sa maanghang, pwede na pong ilagay ang sili. Kung ayaw naman po ninyo na maanghang, huwag po ninyong lalagyan ng sili. Ang kalabasa po ay masustansya at sapat na po ito para ang ating puree ay lumapot. At sa atin naman pong kawali, piniprito po na po ngayon ng bahagya ang ating manok. Sa pagpiprito ng manok ay nakakatulong po ito na magtanggal ng lansa. Ganun din po pinatitigas po niya ang laman ng manok. Kaya may iwasan po ang pagkadurog nito kapag pinakuluan uli natin. Sa pagkakataon po na ito, po pwede na po nating ilagay ang ating puree. Pagkatapos po nito, timplahan na po natin ng asin o kaya naman ng patis. Ayon po ito sa inyong panlasa. Kung saan ka masaya, edi suportahan kita. At para kunin pa ang natitirang puree sa ating blender, lagyan po natin ito ng sabaw ng ating pinagpakuluan. Wala pong masasayang. At pagkatapos po nito, ay tatakpan natin ang kaldero at lulutuin pa po natin ito ng 25 minutes. Pagkatapos po ng 25 minutes, meron na po tayong chicken pipian. Hindi po ba napakadali lang lutuin? Walang kahirap-hirap. Maraming salamat sa iyo, Dennis 18, dahil na-discovery namin ang recipe na ito. At sana po nag-enjoy kayo. Masaya din po ako ibahagi ito sa inyo para matikman niyo din po ang natikman ko kung gaano kasarap ang lutuin na ito. Hanggang sa muli! Please like, share, and subscribe. No more goodbye. See you again.